inyong lahat. Welcome back again to Inso Manila. I-share ko po sa inyo ngayon dahil si Mika ay isa ng mommy. Kung napanood nyo yung last episode na na-upload ko about kay Mika na siya ay pregnant and target date na manganak siya is last week of January to first week of Feb. Finally, yesterday, nanganak na siya. Kaya lang, wala ako dito sa bahay. And ang nandito lang sa bahay na natira is si Chummy Girl. So, kagabi, grabe, sobra talagang takot ko. Kasi, pauwi pa lang ako, nasa biyahe ako nung tumawag sa akin si Chummy Girl na si Mika is nanganak na. So, hindi ko pa talaga ina-expect na kahapon is manganak na siya. Pero nung morning, medyo nakitaan ko na siya ng medyo kakaiba sa attitude niya. And yun na pala yung sign na malapit na pala talaga siyang manganak. Sobrang thankful na lang talaga ako kasi ang galing ni Mika. Alam niya yung mother instinct. Alam niya kung anong gagawin niya. So, nung lumabas yung baby, naka-plastic. Hindi ko na siya na-document kasi kami lang din nandito sa bahay. And medyo taranta rin talaga ako yesterday kasi hindi ko alam kung ano yung mga gagawin ko kasi hindi pa talaga ako totally prepared. So, sobrang ang ganda lang talaga ng nangyari kasi si Mika, ang galing-galing niya talaga. Ang naging anak ni Mika ay 7! Nadatingan ko si Mika kahapon, 2 na yung baby niya. Nung tumawag sa akin si Chummy Girl, unang beses na lumabas yung baby niya is 6:40 PM. And then, after 10 minutes, lumabas yung second baby niya. So, nung lumabas na yung second baby niya, sobrang natakot talaga ako kasi sabi ni Chummy Girl, hindi niya daw makuha sa pwesto ni Mika. And parang nadadaganan na niya. So, dun ako natatakot kasi baka mamatay yung baby. And then, pang third niya, after 30 minutes, naglabas ulit siya around 7:20. Tapos, after 1 hour, nilabas niya ulit yung pang-apat. Ayan, oh, cutie! Wait lang, hiram lang si mami. Wait lang. Oh, ayan. Ito yung first baby niya. Ayan. Diba? Cute. Halika na dito. Dito na, oh. Babalik na ni mami. Ayan, ganyan siya. Kapag kukunin yung baby niya, tumatayo talaga siya. Titingnan niya kung saan dadalhin yung baby niya. Medyo bantayin lang kasi hindi maiwasan na natatapakan siya minsan ni Mika. Eh, syempre, ang laki niya. Tapos, ang liliit pa nitong mga baby niya. Delikado. Hindi ko ina-expect na 7 yung magiging baby niya. Kasi, yung last na inalabas niya, yung pang-fourth baby niya na inlabas is 8:20. So, I thought, okay na lahat. Inayos ko na siya dito. Maayos na rin yung babies niya. And then, after 4 hours, around 12 o'clock, naglabas ulit siya ng another baby. And then, after that, yung pang 6 is 2 o'clock. After 1 hour ulit, nilabas niya na yung pang 7th baby niya. Siya si baby number 1. This is baby number 2, baby number 3, and baby number 4. Tapos, ayun si baby number 5. Tapos si baby number 6, and then number 7. 6.5 hours late. Hi guys, so 2 o'clock in the morning na nagising ako para padidiin yung mga anak ni Mika kasi kanina ko pa naririnig na umiiyak. Grabe, sobrang medyo nakakapuyat pero I have no choice na gumising kasi kanina pa sila umiiyak at kailangan iayos ko sila para dumiente. A few inches later. I think okay na sila. Nakadede na silang lahat. Kaya it's time to go back to sleep again.